Saan mo ba gustong pumunta sa anniversary natin? Kahit simple dinner lang. You know, anything is fine with me as long as I'm with you. Okay. What my baby wants, my baby gets. Yeah, me too. I'm so excited. Bakit pa sumama mo mag-comment? Alam mo, ikaw panira ka talaga eh. Anniversary na namin, hindi mo ba nakikita? Tumigil ka na kasi dyan, may klase pa tayo. Ano? May klase tayo? Sige na, natalo tuloy ako eh. Ako si Belle Castañeda. Isa akong sikat na writer. Kilala ako sa pen name na Blank. Ang pinakasikat na story na ginawa ko ay ang story ng ultimate crush ko na si Troy Mendoza. Siya ang campus crush ng university namin. Sino ba naman kasing hindi mai-inlove sa kanya? Guwapo, matangkad, matalino, at sobrang gentleman. Every girls in the campus are drooling over him. Kaso nga lang, he's already taken with Stacy, ang campus girl crush ng university. Actually, hindi naman siya maganda eh. Sumikat lang siya dahil sa boyfriend niyang si Troy. Magalit talaga ng babae niya. Uy, liarat na. Anong oras na? Ito, di ba mo akong tawagin sa second grade ko? Ang badoy! Ano pang kaya? Hailey! 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 Ito mukha mo. Ang cute nga! Che? Sige na, kaya. And that is Caleb. He's my childhood best friend. Naging magkibigan kami dahil sa mga relatives namin. Ewan ko ba dyan kay Caleb? Kahit saan ako magpunta, laging nakasunod. Kahit sa pagpili ko ng course, nandun pa din siya. Hindi ko nga alam kung anong gusto niya sa buhay. Hindi mabubuo ang araw niya nang hindi ako naaasar. Parang hobby niya na nga yun eh. She said, "You're playing, aren't you?" And I bet you got hoes. Oh, sige. Push. I said, "You don't know push me like that." I just go with the flow. Push na, but friends turn into sleepovers. The sleepovers turn into love. Love turns yes. into jealousy. Now we both fucked up. Got me stuck in the middle of lovers and friends, and we're losing every part of the benefits. You hurt me more than I ever knew, but it's shitty 'cause I'm doing the same. How's your day naman? Okay lang po. Good morning din po, sir. Oh, good to know. So, bago tayo mag-start ng lesson natin ngayon, I would like to congratulate Mr. Troy Mendoza for winning the Math Quiz B. Palakpakan natin siya, everyone. Thank you, congrats. Sir. Congrats. Thanks, classmates. Sir. Oh, ano yan, Mr. De La Cruz?
Di ba po nanalo rin si Stacy sa pageant? Oh my God, I forgot. Oo nga pala. Let's also congratulate Miss Stacy Lopez for winning the pageant. Tarapakan din natin siya, everyone. Congrats, Stacy. Congrats. Thank you, everyone. Thank you to my number one supporter, Troy. Congrats. Parang wala ko lang sa Eros. Eros, romantic love. Ito ang primal love, ating natural instinct for most people. So, ay nakadepende sa physical attraction niya. Romantic, kumbaga. Ang feeling naman, ito ang love na without romantic attraction. Pwede siyang mag-offer sa kaibigan o family. Story naman, ay story the love rooted in parents and children as well as friends. Kumbaga, ito yung una yung pag-ibig, yung familiar love, friends and media. Ang agap naman, ang selfless love, ang highest level of love to offer without any condition and expectation. Pwede siya, ito yung magayon ng... Congrats! Sabi na nga ba, mananalo kayo. Thank you. You're my inspiration. Tawagin din natin si Miss Castaneda? Miss Castaneda? Are you there? Uy! Miss Castaneda? Sir. Present. Oh! So, you're out of your consciousness. Hindi natin nag-present. Hindi tayo nag-attendance ngayon. We are talking about our lesson. Pinag-uusapan natin ay love. Ang tanong ko ulit sa'yo, ano ang gusto mong iparating sa love or ano yung ibig sabihin mo in your own explanation? Love is sacrifice. So that's all for today, class. You may leave the room now. Thank you po, sir. Bye, sir. Bye po. Bye po. Mr. De La Cruz, are Caleb. You sleeping in my class? Caleb. Mr. De La Cruz? Hey, Mr. De La Cruz. Yes, sir. Natutulog ka na naman sa klase ka? Hindi po, sir. Nagdadasal lang. Oh, nagdadasal. I see. Oh, mag-leave na kayo sa meeting natin ngayon. Lagi na lang kayong ganyan. Lagi kayong pasaway. Virtual class na lang to eh. Pasaway pa rin. Sorry, sir. Sige na. Bawi na lang next time, ha. See you. Thank you, sir. Mas magad kagapuan ko. Nakita mo na ba yung si Stacy? Hindi, bakit? Tingnan mo, dali. Thank you so much, love. I really appreciate it. Che, ang arte. Hindi mo sila bagay. Gunan pa si talaga? By the way, may sasabihin pala ako sa'yo. Alam ko na sasabihin ko. Okay, class, let's start our lesson for today. This will be quick. Before that, Mr. De La Cruz, would you like to lead us in our prayer? Yes, sir, ba't ako? Nagreklamo, sir. May nakarating sa akin kita eh. Sabi daw ni Mr. De Los Santos, magaling ka daw mag-design. Let's go. Sige, sir. Okay, classmates, let's bow our heads. Let's pray. Lord, thank you for this wonderful day. Sana po, hindi na po pag-initan ng mga teacher. Thank you, tsaka next time ko na lang po sabihin yung mga kasalanan ko. Thank you, God. Amen. Bye. Okay na, sir. Okay. Enough. For today, may gagawin yung activity. And for this activity, you need a partner. Sir, pwede kami na lang mamili ng partner, sir? No. Ako mamimili. Ako teacher dito. And tatawagin ko mga pangalan nyo, ha? Final na to. Santos, kayo mag-partner. Lopez and De La Cruz. Basta niya, Dan Mendoza. Sir, pwede change partner? Bakit? Ayaw mo bang ka-partner si Stacy? If naman gusto ko siyang kapartner. Kala mo din naman gusto ko ito kapartner. Ayaw nyo. May issue ba kayo? Ha?
Wala naman? Okay. Oh, so, okay na, sir. Okay, said. And that's all. You may leave the room now. Just make sure na ipapasa niyo yung gawa niyo, ah. Okay? Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Mr. De La Cruz, faculty mamaya. Oh my gosh, para akong nanalo sa loto. Lord, take me. Para akong nasa Cloud 9. Gosh, is this for real? Umaayon talaga sa akin ang destiny. Oh, easy ka lang. Pagbubasag mo yung drums ko dito eh. Kinikilig ako. Bakit? Lahat-tahat naman si Troy. Of course, hindi ka masaya para sa akin. Siyempre hindi. Hindi ako ang partner mo. Ha? May sasabi ka? Wala. Sabi ko. Oh my gosh. Oh my gosh, lang message mo. Sige na, sige na, bye na. Talk to you later, bye. Kaya ano? New Year. Ang corny mo. Teka. Ano ba ito? Pinahin nyo. Okay, fine. Nag-message sa akin si Troy. I know. Huh? Paano mo nalaman? Baka nakakalimutan mo. Mag-ausap tayo kanina. Sinabi mo na yun sa akin. Pinabaan mo pa nga ako eh. Oh my gosh, I'm sorry, I totally forgot. Oo nga pala. Siya lang kasi laman ng isip ko, ano ba? Pero alam mo yun, para niya kaya nalaman yung account ko? Siyempre, kaklase tayo. Hindi, alam mo yun, kasi parang nafe-feel ko talaga na meant to be kami, na ini-stalk niya ako lagi sa Instagram, na matagal niya na akong kilala, ini-stalk niya ako sa Facebook, sa Tumblr, sa Twitter. Oh my! Nag-stalk pa ba kita? Hello, Miss Castañeda. May gagawin tayong activity ngayon, right? Oo nga. Can you give me 5 minutes? Kahagising ko lang kasi. Sure. Bye. Okay, bye. Okay, let's start. Okay.
Di ba dun sa bio note na pinapagawa ni sir, kailangan alam natin yung background ng isa't isa. So, magsasend ka lang sa akin ng mga tanong. Tapos, sendin ako sa'yo. Tapos, ako na mag-i-edit nun yung mga sagot natin pag sumayan na lang natin. Ha, para hindi na mahirapan. Hey, Miss Castaneda, are you listening? Ha? Ano man? So, okay na. That's all. See you tomorrow. Bye. Okay. Bye. Ang ganda naman ng umaga ko. Bakit? Siyempre, nakausap na kita eh. Sus, bulero ka talaga. Ang aga-aga. Sus, kinikilig ka lang. By the way, nagustuhan mo yung flowers? Of course. Kahit ano nang galing sa'yo, magugustuhan ko eh. Kaya love na love kita eh. Yes, isma ko. Hoy, edit mo nga to. Hindi ka naman nakakatuwa. Sorry, masaya ako pag di ka natutuwa eh. Anak ka talaga ng tipak mo. Yeah, I'm fine. Hindi lang ako nakatulog ng ayos. Pero okay naman ako. No, I'm fine. Nareceive mo naman yung part mo, diba? Okay. Kamusta na kayo ni Stacy? Five years. Hindi ko alam eh. Wala namang bago doon. Araw-araw naman kami nag-aaway eh. Totoo yun. Pinapakita niya lang yun sa madaming tao. Minsan nga, napapaisip ako eh. Kung mahal niya ba talaga ako or ginagamit lang. Sorry kung madaldal ako ah. Okay, sige. Thank you, Bella. I have to go. Bye. Okay. Bye. Yes, Miss Haley. Stop calling me that. Ang pangit kaya.
Cute kaya, parang ikaw. Taliw, may sasabihin pala ako. Ano? Naliligaw ka? Huwag na, okay na. Sinasagot na kita. Ano may pinagkasabihin mo? Adik ka ba? Hindi, biro lang. Seryoso mo naman. Ano meron? Naawa ko kay Troy. Ah, try na naman. Ito naman, patapusin mo ko eh. Pal naman to eh. O sige, bakit? Ayun. Hindi pala sila masaya ni Stacy. Ayaw mo nun? May chance ka na? Baliw. Naaawa na ako sa kanya kasi halatang sobrang lungkot niya. Uy, Belle. Ano naman kinalaman mo dun? Hayaan mo sila, buhay nila yun. Gusto kong ano yung nasa libro, ganun din dapat sila. Ay, bahala ka. Mahirap kalaban ng tadhana. No. Tayong gumagawa ng tadhana natin. Kaya gagawa ulit ako ng paraan para maging masaya sila ulit. Uy, Bay, lumayos ka nga. Huwag kang manghimasok sa relasyon nila. Baka mapahama ka niya. Hindi yan. Nandiyan ka naman eh. Lu, ayoko nga. Sige na, please, Caleb. Ay nako. Salamat ka, cute ka. Bakit kasi andabo ko sa'yo? Ha? May sinasabi ka? Wala. Sabi ko anong plano. Gusto ko ikaw kakausap kay Stacy, tapos ako kakausap kay Troy. Ang corny naman ang plano mo. Huwag ka nang madaming arte, ito naman. Kailangan nating malaman yung problema nila. O, sige na nga. Labas ka talaga, Caleb. Mga. Uy, ano ba, germs? Itong arte-arte mo talaga, napaka-arte mo, super arte mo. O sige na, yung plano ah. May gagawin pa kasi ako eh. Ano gagawin mo? Secret. Ano nga? Caleb naman. Bigyan mo naman ako ng konting privacy. Halos lahat ng detalye ng buhay ko, alam mo na. Siyempre, ganun talaga. Ano nga kasi? Naliligo na ako. Ano, okay na. Ah, di ka pa pala naliligo. Kaya pala naamoy kita hanggang dito eh. Hoy, Caleb. Charot. Ligo well. Ligo well.
sabi niya, tutulungan ko siya. Sleep na ako. May klase pala kami. Tagal naman ito sumagot. Yes, Miss Sleeping Beauty. Kilib! Wait, easy ka lang. Lagi ka namang nasi daw. Ah, sa klas. Ano? Oo. Hoy, Caleb! Eh, kasi ano eh. Hindi ako pumasok. What? Nanday kasi kita. Paano mo ako may excuse niyan? Oh, sige. Papasok na ako. Bye. Itatanong ko lang sana kung bakit hindi ka pumasok sa Zoom class kanina. It's okay if it's private. No, hindi. Wait, kasi ako magising. Ano kasi, 'di ba, sabi mo pwede akong mag-open up sa iyo. Paano ba? Friends tayo eh. Gusto mo video call?
Ah, later na lang. Baba ko muna. Thank you. Okay, sige. Ano ba? Mais ka nga. Tuturuan mo siya, diba? Hello, babe. Good morning. Good morning. May pinadala nga pala akong flowers dyan, ha? Hmm? Again? Yeah. I will see them. You don't have to do that. Okay, bye. Thank you. It's fine. Basta para sa'yo. Yes? Thank you again for the flowers. It's really nice. And the trees were so expensive. But again, you don't have to buy me this kind of stuff. I don't really need it. I just like to ask you a question. Is there any chance na ma-fall out love ka sa akin? Of course, Belle. Always put in your mind that you're my one and only. Okay? Ramdam yung presensya ni Baby ka. Bahay, di sumasagot ah. Kaya naku pa tinatawag, hindi naman sumasagot. Troy?
Ano ba tawag ka? Busy ka? No. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa ito. Okay lang. Sure. Go ahead. Okay. Classmate kami ni Stacy nung grade school pa lang kami. Lagi kami magkasama. Magka-vibe talaga kami at masaya. Masaya kami parehas kapag magkasama kami dalawa. Kaya nung high school, niligawan ko siya. She agreed and said yes. Masaya naman yung relationship namin. Pero nung katagalan na, nawawala na yung sweetness eh. Ganun naman diba talaga sa love? So ayun, lagi na lang siyang busy sa ibang bagay. Alam kong college na kami at mga matured na din. Pero ewan ko eh. Nag-uusap pa din naman kayo, di ba? Yup. For publicity na lang. Pinapakita niya sa madaming tao na okay kami. Kahit alam naman pareho na hindi na. Mahal mo pa din naman siya, di ba? Honestly, hindi ko talaga alam. No. Mahal mo pa siya. Hindi ka naman malulungkot ng ganyan kung hindi mo na siya mahal eh. Ever since she was a child, hindi siya masyadong nabibigay ng pansin ng family niya. Kaya Naiintindihan ko na mahalaga sa kanya ang opinion ng lahat. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit pati relasyon namin ay kailangan madamay. Kailan ba nag-start yung time na nagkakalabuan na kayong dalawa? It just started this quarantine. Siguro dahil hindi kami nakikita or magsasama. Diba kapag mahal mo yung isang tao kahit malayo, hindi yun mawawala? Yeah, I know. Kaya hindi ko maintindihan. Well, maybe you just need time to unwind, talk about it. Baka may misunderstanding lang kayong dalawa. Baka may kailangan lang kayong ayusin. I don't know how. Ano hindi mo alam? Bakit? Kasi sa tuwing nagre-reach out ako sa kanya, parang wala na lang siyang pake. You know that? I even sent her flowers. She said, thank you. Yes. She posted it on social media. Alam kong maling magselos sa mga kaibigan niya. Pero I pity myself. Mas nabibigyan niya pa ng oras at attention ang mga kaibigan niya kaysa sa akin. Wala kasi siyang mga kaibigan noon.
Kaya, siguro ganun. Misunderstanding lang yan. Kaya maayos niyo pa yan. I hope so. Tiwala lang. Okay, class. Total, wala naman tayong lesson nyo yun. Nag-iwan na lang ako ng activity dun sa Google Classroom nyo. Sagutan nyo yun at meron yung deadline hanggang Monday lang. Kaya kung di kayo makakapag-pass, wala na akong pake. Bagsak na kayo. Kaya gawin nyo agad. Okay? May leave the class now. Sagutan nyo. Sir. Nakaraw na akong hindi kinakausap na itong lalaking ito, ah. Ito naman sumasagot. Nag-uusap. Di na nga pumapasok, di pa nagre-reply sa chats ko, sa text ko. Tapos di ba sinasagot yung tawag ko? Tulong ba sila ng wifi? Or ng kuryente? Baka na-confiscate yung cellphone niya kasi puro ML lang inaatupag niya. O baka nasira kasi naibato niya yung cellphone niya habang nag-ML siya. Kagising ko lang. Bakit hindi ka nag-reply? Kagising ko nga lang. Dalit ka ba? Hindi. Eh bakit hindi ka busmagot? Hindi ka naman ganyan ah. Nantok pa ako. Caleb, anong oras na? Hapon na? Alam ko. Ilaanto ka pa din? Eh, hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala. Okay, fine. I'm gonna tell you something. Ano? Kahapon na nag-usap kami ni Troy. Alam mo ba? Hello? Caleb! Caleb!
Ang dami daw gagawin, pero matutulog lang naman. Sama talaga ng kaling ng lalaking yun. Okay lang naman, Bel. Ikaw ba? Okay lang, Ariel. Natatabag ka? Wala lang. Pakiramdam ko kasi, kailangan ko ngayon ng kausap. Basta tamang tao ka. That's the reason why I choose to talk to you. Kaysa naman sa iba. What about it? Hindi, nagagawa mo kasing pag-aanin yung mga mabibigat na bagay. Well, pwede kong sabihin sa'yo lahat, di ba? Oo naman. Bel, sa tingin ko, wala na kaming pag-asa. What? Paano mo naman nasabi yan? Ilang araw na kasi kaming hindi nakakapag-usap. Kung dati, ilang oras na akong hindi makapag-text sa kanya, nagagalit na siya. Pero ngayon, wala na siyang paki. Hindi naman siguro sa ganun. Parang nagsasawa na siya. Don't say that. Baka busy lang siya. Eh diba, kung gusto niya talaga akong makausap, siya mismo gagawa ng way para kausapin ako. Eh, ikaw ba? Gumagawa ka ba ng paraan? Hindi pa, no? Ano kaya sa tingin niya iniisip niya ngayon? Same thought ba as yours? Alam mo kasi, Troy, magugulo talaga yung mga babae. Minsan, nag-iinarte, pabebe. Kaya dapat unahan mo na. Eh, paano kung hindi siya mag-reply? Bakit hindi ka sagot? Tinex mo na ba? Trinay mo na bang kausapin? Hindi pa naman, diba? Kaya huwag kang mamuhula dyan. Okay, Belle. Thank you, ah. You're always welcome. Ang sarap pala sa feeling kung may napagsasabihan ka. Maybe Belle's right. Ako dapat ang mauna. Stacy, ilang araw na tayong hindi nag-uusap. Kaya mong tiisin yun? Diba sabi ko sa'yo, busy ako ngayon. At sa anong bagay? Marami, Troy. Hindi naman kailangan na lagi tayong mag-uusap, diba? If you really love me, ilang araw man tayong hindi mag-uusap, it will remain the same. Alam ko, Stacy ang hindi ko maintindihan. Ano pang pinagkakabisihan mo? Nasaglit na oras lang hindi mo ako mapagbigyan.
have so many problems. Huwag ka nang dumagdag. Natawagan kita. Bye. Love you. This is so unfair. Hindi ko naman dapat basahin. Hindi naman para sa akin ito eh. Mommy, I will stay here. Hindi ako aalis. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Mas okay dito, anak. Paano mas okay? Daisy, tumataas ang cases ng COVID-19 dyan. You're safe here, with us. Mommy, nag-iingat ako. Ayoko dyan. Bakit ba ayaw mo? Halos lahat ng tao pangarap makarating ng Amerika. Ano bang nangyayari sa'yo? Mas masaya ako dito, ma'am. Ayoko nang pag-usapan to. Isa na nga lang tayo mag-usap, mag-aaway pa ba tayo? Ikaw ang matigas ang ulo. Hindi ka marunong makinig. Sige na po, marami pa akong gagawin. Bye. Stay! Ikaw yung dahilan kaya ayoko umalis. Mommy. Anong plano mo? I will stay here, ma'am. Stay din. Pero huwag kang umasa na may matatanggap What? Na pang-alawan. You can do it to me, ma'am. Anak mo ako. Pinipilit mo kong gawin to, Stacy. Kung marunong ka lang makinig, hindi tayo abot sa ganito. Kaya kung Mommy, ako sa'yo, susunod ka lang ako. Paano ko mag-aaral? Decide on your own, Stacy. Ma. Dahil ba sa try na yan, kaya ayaw mong umalis? Wala pa kayong nararating sa buhay. Hindi nyo nga sigurado kung magtatagal ba kayo. Kasali siya. Kasi dahil sa kanya, ayaw mong umalis. Hindi ko nakilala kung punta dyan eh. You have to, Stacy. Balak kong ibenta yung bahay natin dyan para makapagsimula ako ng negosyo dito. Don't and live here permanently. Choose then, Stacy. Pwede kang mag-aral dito at bumalik na lang ulit dyan. Okay. Anong okay? Don't okay me, Stacy. Just give me some time. 1 week, Stacy. Ihahanda ako na lahat. Paano na kami? Di pa nga kami okay, tapos malalaman niyang aalis ako. Siya ni Troy? Nakalukuhan itong ginawa ni Troy. Hello, Belle. Kasi pakiramdam ko, ayun yung tamang gawin. Pakiramdam mo lang? Ano yun? Kanina ko lang na-realize na yun yung parang tamang gawin. Mas masasaktan lang kami
kapag lalo pa namin patatagalin. Troy, syempre masasaktan yung tao. Pwede ba, Bel? Hayaan mo na lang ako. Nakapag-desisyon na ako eh. Wala nang makakapagpabago din. Alam mo, habang mas maaga pa ayusin mo na to, ayusin niyo na yung relasyon yung dalawa. You can change my mind, Belle. Talk to you next time. Bye. Good morning, class. Sana naging maganda yung weekends nyo. At sana natapos nyo rin yung pinapagawa ko nung Friday. At ipapasa ngayon Monday, di ba? And guess what? Monday ngayon. At alam nyo ba na yun yung maging activity natin yun for this day? Hello? Nalis ka si sir? Ayaw mo nun. Masaya lang. Open forum! Open forum! Open forum mo na yan! Closing party agad! Stacy, totoo ba yung tweet mo? Ay, yung mga agaw, totoo ba yun? Well... Putek, anong meron? Online mambulan? Gusto ko yan, ha? Gusto ko yan. Lois, Stacy, totoo ba dahil kay Bell kaya kayo nag-break ni Troy? Break na kayo dahil kay Bell? Eh kasi, isa dyan, kala mo mabait, tahimik, nasa loob naman pala yung kulo. Pwede bang manahimik na lang kayo? Kaibigan mo kasi pinagtatanggol mo. Pinatanggol ko kasi alam ko yung totoo. Anong totoo? Siyempre, di niya sasabihin. Guys, pwede bang tama na? Wala naman kayong mga alam eh. Wala kayo nalaman si Benda. Pagtatanggol mo kasi may relasyon kayo. Pwede ba huwag kang ma-issue? Nagtatanggol na kasi pinagsasabay ng isa. Okay, class. Sorry kung na-disconnect ako. Kasalanan to ng mahinang internet ng Pinas eh. So, about nga pala sinasabi ko dun sa activity na pinapagawa ko. Let's continue. Now, for today, dapat alam mo yun kasi pinagawa ko sa inyo. Bakit ako? Wala naman akong ginagawang masama. Kumagawa pa nga ako ng paraan para maging maayos sila ulit eh.
Bakit ba hindi siya nagre-reply? Caleb. Bell. Galit ka ba? Paano hindi? Sinabihan na kitang huwag kang makikialam. Tinan mo anong nangyayari. Hindi ko naman alam na ganun yung kalalabasan eh. Anong nangyari? Ha? What happened before they broke up? Ano kasi, Caleb? Ano, Belle? Hindi mo naman ako tinatawag sa first name ko eh. Sinong hindi magagalit? Sabihin mo na. Ano kasi? Bell. Humingi sa akin ng favor si Troy. Isisend daw siyang message kay Stacy. Through me. Kaya I did it. Sinend ko yung message niya kay Stacy. Pero hindi ko naman alam kung ano yung laman ng message eh. I didn't even look at it. And then, Stacy just messaged me saying that it's all my fault. Ano bang klaseng lalaki yun? Caleb, nakatawag ka. Ba't mo ginawa yun? Ha? Ang ano? Don't act like you don't know, Troy. Caleb, di ko alam yung mga pinagsasasabi mo ah. You put Belle in this kind of hell situation? What do you mean? Okay, let me tell you this. So your dumb head will get it. You asked Belle to send that message to Stacy. Hindi ba alam kung ano yung isipin ni Stacy or anong gagawin ni Belle? Okay, fine. Hindi ko alam na ayun yung kalalabasan. Ba't pa kasi hindi na lang kayo nagsend ng message na yun? Ba't kailangan pang si Belle? Because I can't. Ayokong saktan si Stacy. Naging mabuti siya sa akin. Tignan mo ngayon kung saan tayo dinala ng kabutihang sinasabi mo. Lalo na kay Belle. Di mo alam kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Bakit ba ganyan ka makapag-react, ha? Pinsan mo ako, di ba? Belle is my best friend. Pero sa nakikita ko ngayon, parang hindi lang best friend ang turing mo sa kanya. Gusto mo siya, no? Bakit ba ang dami mong alam? Ayan naman kung gusto ko siya. Ha? Labas ka na dun. Ano ba yan, Caleb? I like her too. Binabalaan kita, Troy. Hindi mo ako kayang takutin, Caleb. Nakukuha ko lahat ng gusto ko. Alam mo yan. Try me then. Try me. Hi, Belle. Troy? Napatawag ka. May ginagawa ka ba? Hindi naman. Video call tayo? May importante ka bang sasabihin na hindi mo masabi kanina sa telepono? Yes. Kasi gusto ko lang mag-sorry. And I want you to see my sincerity. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan eh. Pero kasalanan ko, Belle eh. Hindi ko na dapat ito pinadaan sa'yo yung message. Ano ka ba? Wala na yun.
Okay. Wait lang ah. Baka importante yung tawag ah. Dapat sinagot mo na. Okay. Nako, hindi naman. Ayun nga. Wala ka namang kasalanan, so don't be sorry. Pero ako nagsabi sa'yo na isend yung message kay Stacy. Pero desisyon ko naman yun, di ba? Ginusto ko naman yun eh. So don't be sorry. But still, Troy. Caleb, ano bang gusto mo paglaki natin? Ako? I just wanna be happy. Alam mo yun, masaya lang. Para ka namang timang eh. Ang ibig kong sabihin, anong gusto mong trabaho? Ganun. Ah, di mo naman sinabi agad. Gusto kong maging astronaut. We? Oo. Mainit kaya sa araw? Gusto ko lang maging astronaut, pero wala akong sinabing magpapabarbecue ako sa araw. Eh ako, hindi mo ako tatanungin? Nako, hindi na. Alam ko naman na kung anong gusto mo paglaki natin eh. Ano? Eh din lumaki. Nakakatawa yun? Oo, oh, masakit na nga ng chin po kakatao eh. Bata pa lang kami, magkaibigan na kami. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses ko na siyang pinasinga sa t-shirt ko eh. Hindi ko na mabilang kung ilang baon kong pagkain ang binigay ko sa kanya. Kasi napakalakas kumain. Hindi ko na nga rin mabilang kung ilang beses siyang umiyak sa harap ko. Dahil dun sa Barbie niyang natanggal yung ulo. Hindi ko na din mabilang kung ilang beses na kaming tumawa ng magkasama. We have each other's back no matter what happened. Hinding-hindi ako mapapagod na samahan siya. Pero bakit parang ang unfair, no? I was there when she needed someone. Bakit sa iba pa siya nagkagusto? Alam ko na hindi napipilit ang lahat, pero bakit? Gusto ko lang malaman kung bakit. Belle, ba't di na lang ako? Ano na, Stacy? Isang linggo na ang lumipas. Malapit na rin mapalo sa mga papers mo. Ano? Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Mami, ba't ba ganyan ka? Nung bata ako, I'm craving for your attention. Pero wala kang binigay. Iniwan mo ako dito at sinabi mo, para rin sa akin yun. Wala naman akong nagawa kasi nga, sabi mo diba para sa akin yun. And now, ngayon nasanay na akong walang attention mo, bakit ngayon nagkakaganito ka? Stacy, I'm still your mother. Yes, I know. And I'm grateful because you are my mother. You taught me to live independently na hindi ko kailangan ng kahit na sino. But, Mami, meron ko lang naramdaman na hindi ko kailangan mag-isa. And it's all because of Troy. Mami, please. Ito na lang hinihingi ko sa'yo. Let me stay here. Stacy. Mom, please. Anak. Just this one. Mami, please. Just promise me one thing. Mom, you'll take care of yourself. Yun lang, anak. Just take care of yourself. Just call me whenever you need anything. Troy! Ba't ginawa mo yun? Ang ano? Si Belle. What about that girl? Ba't ginawa mo yun sa kanya? She deserves it, Troy. Hindi, Stacy. Wala siyang ginagawang masama. Siya ang dahilan kan bakit ka nakapaghiwalay sa akin, di ba?
Hindi yan totoo. Pinakakit ka niya. That's why. Stacy, pwede ba? Walang ginagawang masama yung tao. Sa totoo nga, napakabait niya. So now you're defending her. Kasi mali yung ginawa mo. Mali rin, naakitin ka niya. She even made a novel about you and her. How pathetic. It's not because of her kung bakit nakipag-iwalay ako sa'yo. It's your fault. Anong ginawa ko, Troy? Tama naman na gawin ko yun. May relasyon tayong dalawa, tapos gagawa siya ng walang kwentang story na tungkol sa inyong dalawa? Matagal ko nang alam yan. But I choose to silent. Because it's just a product of her imagination. Fiction. Stacy, fiction. Alam mo ba kung ano yung ginawa mo? Wala ka ng oras sa akin. Hindi ka tulad ng dati, Stacy. I have reasons, Troy. It's because... It's because you don't love me. Hello? Who's this? It's Stacy. Paano mo nakuha ang number ko? Malamang. I have my ways. What do you need? Well, i-delete mo lang naman yung story niyo. What story? The novel about you and Troy. At bakit ka namin gagawin yun? Di ba halata? It's all your fault. Kasi alam mo kung bakit kami naghiwalay. Didn't I told you na wala kaming relasyon ni Troy? Kaya pwede ba tingilan mo na ako? No, not until you delete it. Bakit ba ako yung sinisisi mo? Why don't you ask yourself? Di ba ikaw naman yung dahilan kung bakit nasisira kayo ngayon dalawa? I'm just trying to help. You know, why don't you just fix your relationship and leave me alone? Masaya ka na? Nasira mo na kami? Aagawin mo na siya? Hindi ko gagawin yung Stacy. Ito yung tatandaan mo. Never kitang magiging ka-level. Saka lang mga weird and nerd pathetic girl. Magsama ka ng best friend mga weird din. Delete it or else I will find my ways to delete your account. Don't try to mess with me. Bakit pa kasi kailangan ko pang madamay? Bell? Huwag ngayon, please. I need a peace of mind. Ikaw umiiyak. Is it my fault? Ini-delete ko na lang ba? Dahil ba kay Troy?
clue. Why is it happening to me? Bakit ako yung sinisisi? Bakit kailangan madama yung passion ko? I'm sorry kasi wala ako dyan para samahan ka o damahin ka. Don't say sorry. Your presence is more than enough. But don't worry, gagawa ko ng paraan. Hindi nila pwedeng i-delete yung novel mo, ha? Okay? Stop crying. Smile ka na. Smile. Thank you. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung wala ka. Huwag ka nang iiyak, ha? Troy. Bell. Sorry nga pala kanina sa mga nasabi ko. Okay lang. Bakit ka nga pala tumawag kanina? May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Alam kong mabibigla ka. But okay. Please, believe me. I like you. Ha? Alam kong mahirap para sa'yo kasi kakatapos lang namin ni Stacy. Teka, Troy, But please, hindi ko maintindihan. You like me? Bakit? Hindi ko rin alam. I just realized na kapag nakakausap kita, sobrang saya ko. Troy, hindi kasi ganun yun eh. Ngayon mo nga lang ako nakilala eh. You didn't even know me so well. Hindi mo naiintindihan. Baka nakakonfuse ka lang. Bell. Pero hindi mo naiintindihan. Gaya nga ng sinabi ko. Baka wala lang tayong sumayon si Stacy sa'yo. Baka busy lang siya. Tapos, ako, lagi mo ko nakakausap. Lagi mo ko napapaglabasan ng sama ng loob ng problema mo. Kaya, baka naguguluhan ka lang. Maybe you're just frustrated. Settle your feelings first. Bell. True, hindi ganun yun. Try to put yourself in this situation. Kaya mo ba? Kaya mo ba na makita si Stacy na masaya na sa iba? Kaya mo bang may iba na siyang kayakap, may ibang nagpupunas ng luha niya, may ibang nagko-comfort sa kanya? Kaya mo ba na may iba siyang sinasandalan? Kaya mo? Hindi mo dapat ito sinasabi sa akin. Lalo nagpagulo pa yung nararamdaman mo. Naguguluhan ka lang. Paano kung hindi? Paano kung gusto talaga kita? Hindi ko din alam. Sa totoo lang, mas gugustuhin kong hindi na lang. Why? You know, Troy, let's just end this call. Mag-usap na lang tayo ulit kapag okay na kayo ng Stacy. Kapag na-realize mo siya pa din talaga. Pero, Bill. Bye, Troy.
He already confessed his feelings. Talo na ako. Haley likes him so much. Ano pang laban ko? I just wish that she would not hurt my best friend, or else I'm gonna steal her from him. Caleb, tama na. It's over. Goodbye to my best friend and my first love. I'm sorry if hindi ko matutupad yung promise ko sa'yo na lagi lang ako nandito. Sorry and I love you. You will be happy now. Now that Troy will love you the way you love him. Guys really love her, huh? Honestly, I don't really mind that pathetic novel. And di ko rin siya gugulahin, don't worry. Ayoko na magsayang ng oras sa kanya. Thank you. I really appreciate that. I'm not accepting thank you. Bye, weirdo. Troy was right. We are not meant for each other. Baka kailangan ko lang tanggapin. Ma'am, tutuloy na po ako. Baka mas okay kung nandiyan na lang ako. Wala, Mami. I just realized some things. Okay. Bye. Stacy? Hindi. Hindi pwede mangyari to. Troy! Na-receive mo na ba? Good. About me saying goodbye? Look, I know you understand. And I think let's end this because I don't want you to be bothered. Pero huli na. Kasi we both have a fair share of mistakes. And Troy, as you can see, ilang beses kong gustong sabihin sa'yo. And yes, I admit it na natatakot ako kasi we both know na hindi natin kaya yung LDR. Like this situation. Tingnan mo, umabot pa tayo sa ganito. Kaya tigilan natin to, Troy. Ayoko na. Huwag na natin pahirapan yung mga sarili natin. Troy, no. Honestly, hindi kita kayang iwan. Pero, para din naman sa ating dalawa to eh. Please, just let me go. Are you sure?
Yes. Ayun yung dahilan kung bakit napatawag ako. What that email all about? Stacy? But Stacy, pwede mo namang sabihin sa akin. Maiintindihan ko naman. Stacy? Babe, I'm sorry. I know I'm stupid. Sobrang immature ko. Sorry if na-distract ako. Babe, please. If aalis ka, I will fix my paper immediately. Susunod ako. No. Kaya naman natin ng LDR eh. Promise. Hindi ko na uulitin. I'm really sorry. Ako yung nagpalala ng sitwasyon. Nandamay pa ako ng tao. Babe, please. Yes, I will prove to you, to everyone, that we are inseparable. That we can make it, never minding the distance. No, I should be the one to say thank you for giving me another chance to prove to you that I love you. Nangyari sa kanya. Importante. So, okay class, that's all for today. But before that, sabihin ako, sad to say na isa sa mga klase natin, isa sa mga kapatid nyo ay pinili ng lumisa ng ating munting tahanan. Sino, sir? Sinabi niya na gusto daw niya mga ibang bansa at di ko rin naman tinanong kung ano yung dahilan. So, galang na lang natin. Sino po? Sino po yun, sir? Siya si Caleb. Mr. Caleb De La Cruz. So, ipag-pray na lang natin na sana makapunta siya ng maayos sa kanyang patutunguhan at ayun na yan. You may leave the class now. Okay, sir. Thank you po. Bye. Baka naman nagkamali lang si sir. Baka hindi si Caleb yun. Kapag naman yung naaalis.
Hindi naman ako iiwan nun. Ayos ka na, Caleb. Alam ko na nandi-trip ka lang, tigilan mo na. Pwede bang magparamdam ka na sa akin? Hindi ka mo nakakatawa. Alam kong malaman-laman ko lang talagang pinaparang mo ako, sumbo talaga kita kay tita. Hi, Tita. Belle, napatawag ka. Nasaan pa si Caleb? May virtual party po kasi kami bukas eh. Para po sa school, sa closing po. Tsaka, as always po, mag-partner po kami. Tsaka, hindi na din po niya kasi sinasagot yung mga tawags and text ko. Wala na po siyang paramdam. Baka po nanti-trip lang. Hindi niya ba sinabi sa'yo? Ang ano po? Matagal na kasi siyang gustong dalhin ng daddy niya sa Canada. Pero ayaw ni Caleb. Tapos nung nakaraang mga araw lang sinabi niya na tutuloy daw siya. Oh? Ang akala ko alam mo na. Bakit hindi niya sinabi sa'yo? Wala po siyang sinasabi. Ang batang yun talaga? Hindi niya din po sinasagot yung mga tawag ko. Wala po siyang paramdam. Loko talaga ang batang yun. Sige, Belle. Kapag tumawag siya, sasabihin kong sagutin ang tawag mo. Baka kasi hindi pa siya nakakababa ng aeroplano. Thank you, Tita. Tita? Napatawag ko kayo? Ben? Tita, bakit po kayo niya? Si Caleb? Kakatawag yun ang daddy niya? May nangyari masama? Bakit po? Uwi na daw po ba siya? May crush yung sinasaking eroplano ni Caleb. Po? Wala natirang buhay sa kapatid. Lisa. Tita, baka po nagkamali lang sila. Baka hindi naman po si Caleb yun. Susunod.
sana. Hayley, labahan mo tong jacket ko ha, para makita mo tong letter ko para sa'yo. Simula kasi nung bata pa tayo, wala na akong ibang ginawa kundi asarin ka. Yun lang kasi paraan ko para pasayahin ka eh. Gusto ko, lagi kang nakangiti, yung abot hanggang tenga. I don't budget ako unless it's because of happiness. I love you, Belle. Hindi ko alam kung kailan nagsimula and I don't think it will end. Please don't be mad. Hindi naman ako humihingi ng kapalit. Just let me love you from afar. Sana huwag magbago lahat after this, no? Pero kung ayaw mo nang maging kaibigan ako, okay lang. I love you, Hayley. Tawagan mo ako kapag nabasa mo na to, ha? Mahal na mahal na mahal na mahal kita, Caleb. Hi love, it's day 365 since you left. Pero alam mo ba, ever since that accident, araw-araw na akong may video para sa'yo. Cause I believe na we may not meant to be for each other this time, but in another life, I would always choose to be your girl. Dami nang nagbago, no? Yung best friend mo lang dati na mahilig magsulat ng kung anong-anong novels. Yung best friend mong makulit. Professional writer na ngayon. At dahil din sa'yo, you're my inspiration, Caleb. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng achievements ko. You know, I've always question myself. Bakit ka kaya kinuha sa akin maaga? Bakit kaya kinuha? Yung natitilang taong kaya kong pahalagahan. Yung nag-iisang taong kaya kong mahalin ng walang kapalit. Luggage and kisses, but you nag-iisang tao kaya kong sumahan sa lahat ng mga problema ko.
Are just based on imaginations or fantasies. Kasi ako, yung story ko, punong-puno ng realidad. Doon nga kami mahal ng taong at ayun yung nagpatibay sa amin ng taong mahal ko. It molded me as a better person. Caleb, always do the great things. Always make the great things happen. Life is full of surprises and love. It's not just happiness. Laging may kakambalya na sakit. I realize that in our life, we need to face reality even though we don't like it, because if we live in our own imagination, we can see the people who love us. Before it's too late, as much as you can make things happen, do everything to make it happen. I'm so stupid in love, getting you choose me. I'll go past the sea, even if I can't be you, be. Now I want to drown. I'll just keep myself.